8 ng umaga. Programang nakikinig. Programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan, kasama si Nalakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdamin Bayan. Damdamin Bayan. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo ngayong araw ng Martes? Ngayon po ay August 6, 2024. Isang magandang umaga sa mga nakikinig, nanonood sa atin. Welcome po sa ating programang Damdaming Bayan. Sister L po, Elaine Apit. Maya-maya po, nandito na sila kay Mayor Deo Makalma. Sila kay po ay mukhang nato-traffic ulit. Grabe talaga yung traffic, ano, walang pinipiling oras at araw. Pero kahit po traffic, iingat-ingat po, ah. Huwag po masyadong mainit ang ulo. Chill-chill lang po tayo, ah. Martes pa lang, huwag masyadong high blood. Marami tayong mga pag-uusapan dito sa ating programa, mga balita. Mamaya po yan. Pero good news, ano, dahil kanina isinalubong tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo, pero medyo maliit lamang po, ano. Nasa 10 centavos kada litro yung ibinaba o tapyas sa presyo ng gasolina, 20 centavos naman sa diesel, habang 45 centavos ang kerosene. Ito na po yung ikalawang linggo na may rollback sa presyo ng gasolina, habang ikaapat na po na sunod na linggo naman sa diesel at kerosene. Eh sana, no, yung pagbaba ay kahit hindi naman po tuloy-tuloy, wag naman sana yung pag-rollback ay tuloy ay pag ay, sorry, yung pag oil price hike ay tuloy-tuloy. Malaking bagay na rin po kahit medyo maliit lang po ang ibinababa ng mga presyo ng produktong petrolyo. Malaking tulong na po yan, ano, lalo na sa atin pong mga kababayan, sa mga motorista na araw-araw pong bumabiyahe, sa mga jeepney driver. Malaking bagay na po yan. At balitang Paris Olympics muna tayo bago natin puntahan. Ang budget hearing po nagsimula na kahapon dyan po sa Kongreso. Pero alamin natin kung ano nga ba yung itinakbo mamaya. Manghingi tayo ng update kay Manang Milky dyan sa ginawang budget hearing. Ano-ano nga ba? Magano nga ba? Kasi po yung panukala, ano, 6.352 trillion ang 2025 national budget. So alamin po natin ang update tungkol dyan. Pero balitang Paris Olympics po tayo, maliban nga po dito sa nasa 85 million na po, ano, higit 85 million pesos na cash incentives para po kay Carlos Yulo. Ang atin pong isa pang kababayan na sumalang din kagabi sa pole vault finals dyan po sa Paris Olympics ay si EJ Obiena. Bagamat bigo naman po si EJ, ano, na makapasok o makakuha po ng medalya, okay lang po yan. Nakaka-proud pa rin, ano, dahil muntik-muntik ka na po. Isa na lang ay sana asilyado na ng Pilipinas ang isang bronze medal sa men's pole vault finals sa 2024 Paris Olympics. Medyo kinapos lang po ang ating pambato na si EJ.
Bigo po siyang malampasan yung 5.95 meters sa loob po yan ng tatlong attempts at hindi rin po na-clear ang 5.80 meters. Pero nakabawi po siya sa mga sumunod na height sa isang pagsubok lang. Pero sa kabila po niya na no, talaga namang kitang-kita natin ang determinasyon, lakas at tibay na ipinamalas ni EJ Obiena po sa pole vault. And still, congratulations pa rin po. Nakaka-proud pa rin na no, kahit po bigo, talaga namang dapat pa rin po nating ipagmalaki na tayo po ay mayroong mga atletang Pilipino na talaga naman pong nakikipagsabayan sa ating sa buong mundo, hindi lang po dito sa ating bansa kundi po maging sa buong mundo. Ang nanalo po diyan ano, ito pong si Armand Duplantis ng Sweden. Grabe, 6.25 meters ano, yung kanyang naiset na record at kanya pong na tawag dito na nalampasan yung record po niya. Siya rin po yung may record nito, yung previous record niya na 6.24 meters ano. At siya din po yung nag-set po ng record na yan na brinake naman po niya dito po sa Paris Olympics. Kaya naman nakakatuwa no, kahit po sabihin naman natin hindi naman natin kaano-ano ay sa ibang bansa po ito, ang galing po ano. At we are looking forward na yung ating mga atleta ay mas gagaling pa, lalo na po yung katulad ni EJ at yung iba pa po nating mga pambato. Congratulations sa ating mga atletang Pilipino. At sana no, patuloy po yung suportahan, hindi lang po tuwing sila ay may laban, kundi po habang sila ay nagsisimula, lalo na po sa kanilang mga training. Yun naman po ang ating inihiling sa ating gobyerno, na sana ay suportahan po ang ating mga atleta, hindi lang po tuwing may laban, kundi tuwing sila po ay may practice o kung ano man po yung kanilang mga pangangailangan, upang sila po ay mas lalong mahasa at gumaling sa larangan ng sports na kanila pong pinili. At samantala ba mamaya no, si Miss Let puntahan natin. Good morning po sa Palasyo ng Malacañang. Hello sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang siya ay mayroong sectoral meeting mamaya dyan po sa Palasyo. Ano-ano, sino-sino ang mga makaka... Ano ba sa Tagalog, Ivan, ng meeting? Nasyunga na sa meeting. Hindi alam yung meeting. Ang kanyang mga makaka, kaya ko to. Back up ang pulong. Ayan, pulong ba? O isa ka rin hindi marunong. Pero mamaya po yan, puntahan natin ang update sa Palasyo ng Malacañang. Pero nako, medyo may malungkot po tayong balita dahil mukhang mayroon pong nakaambang pagtaas ng toll dyan po sa NLEX. Ano? At alamin natin ang update dyan. Ito po ay ipapatupad sa ilang mga truckers at yung mga motorista po. Ganun din, syempre, wala naman exempted po dyan sa pagdating sa pagbabayad ng toll. Ang tanong, kailan ba ito ipapatupad? At para alamin ang update sa balitang yan, nasa ating linya si RHF 15, Miss Giselle Ricafort. Giselle! Sister L, inaangala ng ilang trucker at motorista yung nakaamba na namang taas singil sa toll ng North Luzon Expressway. Sa panayam natin, sinabi nila na dapat munang ayusin ang mga issues sa RFID o yung Radio Frequency Identification System. Tinukoy ng mga trucker at motorista mga sirang RFID reader na nagdudulot ng mahabang trapiko at abala sa mga dumadaan. Pahirap din daw sa kanila ang binabahang bahagi ng NLEX kapag malakas ang buhos ng ulan at yung mga boom na pagkatagal-tagal tumaas. Matatanda ang maske yung mga senador tutol sa panibagong toll hike at iginiita dapat munang sukatin ng Toll Regulatory Board ang performance ng mga toll operator bago payagan ang anumang pagtataas sa singil sa toll. Pakinggan natin ang bahagi ng aking mga panayam. RFID, hindi nagbabasa. Palaging may problema. Yung sa amin nga, yung masker namin. Pagka nadala ko ng Skyway Expressway, minsan hindi nagpupukas yung boom nila. Dapat ma'am ay hindi muna itaas ang toll gate natin sa NLEX kasi ma'am, hindi gumagana yung ating sensor, toll gate. Dapat mong ayusin muna ito para hindi maging traffic sa ating daan. Matatandaan kamakailan lamang may nagtaas ng toll fee ang NLEX at may nakaamba na namang ikalawang tranche ng taas singil ngayong buwan.
Ito si Giselle Rico Port para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat RH 15 Miss Giselle Ricafort. Mamaya no, puntahan natin na baka sakali makapanayam natin sa programa ang Toll Regulatory Board. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol po diyan sa nakaambang toll hike diyan po sa may NLEX. Si meron po tayong kumusta nga pala yung update natin sa mga lugar na apektado ng oil spill. Kumusta na ba ang ginagawa ng Philippine Coast Guard diyan sa mga lalo na po diyan sa may area ng Limay, Bataan? Kumusta na ba yung ating mga mangingisda? Sila ba ay nabibigyan ng ayuda, natutulungan ba ng ating pamahalaan at ng ito pong may-ari ng tanker, ano, nagparamdam na ba yung may-ari ng tanker? Alamin natin mamaya, ano, dahil malaki po ang naging epekto nitong nangyari pong oil spill dyan po sa Limay, Bataan. Yung mga nagtitinda ng isda sa mga palengke, sila po ay umaangal na dahil matumal ang kanila pong benta sa ngayon dahil may ilan po mga kababayan natin ang nangangamba na baka hindi safe. Pero ayon naman po sa Department of Agriculture ay safe pong kainin yung mga isda pong ibinibenta ng ating mga vendor sa mga palengke. Yan naman po ay hinuli nila dun sa mga area na kung saan lang po sila allowed mangisda. Kaya pinawi naman po ng DA yung pangamba ng publiko. Ligtas pong kainin. So, pwedeng-pwede po kayong bumili. Kawawa din naman yung ating mga ano no, mga vendor, mga nagtitinda ng isda. And of course, yung mga mangingisda na sila mismo ang nanguhuli ng isda, medyo nakakaapekto po 'yan sa hanap buhay ng ating mga kababayan. So alamin natin mamaya ang update diyan. Ano na ba ang ginagawa ngayon ng Coast Guard para po tuluyang ma-contain at maging okay na matapos na po itong problema diyan sa Limay at din dito din po sa may area ng Mariveles. At kumusta ba ang investigasyon ng ating mga kinauukulan ng mga otoridad, ng mga ahensya ng gobyerno na in charge po dito? Kumusta na ba ang investigasyon? Meron na ba tayong mga update? Sino nga ba ang dapat managot? Dahil ayon po sa Department of Justice kay Secretary Boying Rimulya, ang nakikita po nila dito ay merong nangyaring may crime according to him. Yun yung kanyang word ano, na may nakapag-commit ng crime. So, up to ano bang klase pagka sinabi mong crime sa ganitong mga insidente, anong klaseng crime? Paano mo maituturing na krimen kapag ka may ganitong nangyari? So, wala pong further explanation ang Department of Justice tungkol dyan, pero aalamin po natin kung kumusta na ang investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno na naka-assign po tungkol dito. Daming bayan. Sa mga nakatutok sa atin ngayon, hello po ang ating Malakasha promo. Kay kuyan taxi driver, Grab driver, or kahit ikaw po ay private vehicle na nakatutok sa amin ngayon at nandyan ka sa may area ng Pasig City. Dyan po sa may barangay Kanyogan, Pasig City. Aba kung ikaw ay nandyan, ano pang ginagawa mo kuya? Ay hindi pala ito Malakasha stickering, ito ba yung sa mga bahay? Ah, sorry. Ayan, hindi po. Binabawi ko na. Baka biglang tumakbo yung nasa taxi, ano? Hindi po. Yung mga nakikinig, nanonood sa kanil-kanilang mga bahay, aba, lakasan nyo na po ang inyong mga radyo, ang inyong mga telebisyon, ang inyong mga cellphone, ang inyong mga iPad, ang inyong mga tablet, ang inyong mga laptop. Ilagay nyo na yan sa speaker. Ilakas nyo na po dahil kapag kayo ay nahuli ni Sherwin Alfaro na nanonood, nakikinig sa ating programa ngayong umaga, kayo po ay mananalo ng cash, mayroon pong grocery, at nandyan po ang vitamins, vitamin E at vitamin R. Si nila kay Deo Makalma. Kaya naman sa mga nakikinig, lakasan nyo na po ang inyong speaker para kayo po ay mahuli ni Sherwin Alfaro.
At sa iba pa pong balita, ano, nababanggit ko rin kanina, related po dun sa sinasabi kong paglubog ng oil tanker, ito pong MV Terra Nova, dyan po sa may Limay Bataan. Ang si DILG, si Department of Interior and Local Government Secretary Benhor Abalos, sinabi niya po na suportado niya ito pong investigasyon ng Department of Justice sa posibleng smuggling ng langis o yung pong tinatawag nilang paihi modus na naging meet siya umano allegedly ng paglubog nitong oil tanker na MV Terra Nova dyan sa may Bataan. Ayon po kay Secretary Abalos, ano, dapat pong imbestigahan yung angulo na yan para mapanagot at Kung may mapatunayan pong mayroong nagkasala dyan, eh dapat po talagang mapanagot. Ito pong tinatawag nilang modus na paihi scheme ay kadalasang ginagamit ng mga smuggler. Aba, yung mga smuggler na gustong-gustong kumita pero ayaw po nilang magbayad ng tamang buwis. Ayan. So, naglilipat po sila ng mga produktong langis sa mas maliliit na barko at ang ginagawa po nila, ayan, nagpapalusot sila ng ganyan. Eh ano ba naman itong mga smuggler na to? Napaka-ganid nyo naman. Gusto nyo kumita, ayaw nyo dumaan sa tamang proseso at magbayad ng buwis. Eh, nakakaloka kayo. Talaga nga itong mga smuggler hanggang ngayon, hindi pa rin po talaga maalis-alis yung mga... Ewan ko ba dito? Ano ba tawag sa mga to? Ganid, makapal muka. Ang titindi nyo ah. Titindi ng apog ng mga smuggler. Hindi pa rin talaga nasasawata hanggang sa ngayon. Ang Philippine Coast Guard naman po ah, sinisilip nila yung posibleng pagkakasangkot nitong tatlong sasakyang pandagat na responsable nga po sa oil spill dyan sa Bataan. Sa smuggling naman nga ng binabanggit ko nitong langis. Daming bayan. Tayo po ay magbabalik maya-maya lamang po sa ating pagbabalik. Makakasama na natin si Lakay Mayor Deo Macalma. Pilipinas, ang oras, 23 minutes na po makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ultras. Daming bayan. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Damdaming Bayan. Mukhang sila kay Tita Malu, hindi pa nakakalusot sa traffic, ano? Lakay, nakakadalawang tantos ka na sa akin. Dalawang tantos na sa akin sila kay. Hindi, biro lang. Tayo po ay nagbabalik sa ating programa. Isang magandang umaga sa mga nakatutok sa ating Facebook Live via DZRH News Facebook page. Hello po at shout out sa inyong lahat. Hi kay Loida Ivania Sacramento, Amor de la Paz, Frank Robion, Renato C. Ramon Abadilla, magandang umaga. Si Marilo Jeronimo na nandiyan sa Nueva Ecija, good morning. Shout out kay Randy Santisas, Jerry Custodio, good morning. Morning. Layo ah sa mga taga Tacloban. Good morning po at hello kay Norazmina Mitra. Ayan, isang magandang umaga at hi sa mga nakatutok sa ating YouTube channel. Hi kay Pablo Camaya. Shout out. Ayan, watching daw diyan sa may Rodriguez Rizal. Ayan, Adams Watch from Rodriguez Rizal. Good morning po at hi kay Hi D, ang kanyang pangalan dito sa ating YouTube channel. Good morning and hello po sa inyong lahat. Aba, binabati ko kayo, sinasamantala ko na habang may chance akong i-shout out kayo, ano. Pero nagsimula na nga po kahapon itong deliberasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. At kasabay po niya na tiniyak naman ni House Majority Leader at Zamboanga Representative Manuel Jose Dalipe na magpapatuloy ang investigasyon ng Kamara sa iba pang mahahalagang issue. At kabilang na nga po dito ang pagtalakay ng mababang kapulungan sa bagong gusali dyan po sa Batasang Pambansa Complex para magamit ng mga komite sa kanilang mga pagdinig. Gayun din po ang investigasyon ng Kamara sa Duterte War on Drugs at mga krimen na inuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Naku, nababanggit natin itong ICC, ano.
Ang isa po sa mga issue na talaga na pinag-uusapan ngayon, itungkol po dito sa jurisdiction ng International Criminal Court sa kanila pong ginagawang investigasyon sa Duterte War on Drugs during the Duterte administration po. Of course, yun po ang kanilang iniimbestigan. At ang pinagtatalunan po ay ang sinasabi ng iba, wala ng jurisdiction ng ICC. Wala silang karapatan na manghimasok o pumasok dito sa ating bansa. May iba naman po nagsasabi na depende, lalo na nga po na alala ko nung Sabado, no, nabanggit ko din to kahapon, na ang binabanggit ni former Senator Kiko Pangilinan na during the time po na sumali ang Pilipinas dito sa ICC, nung naging miyembro po tayo, sabi niya, kung yung panahon na itong war on drugs ay isinagawa, itong war on drugs ng Duterte admin ay tayo ay miyembro pa ng ICC, sila ay mayroong jurisdiction. Pero kung hindi naman, sila ay wala. So yun po yung ating alamin. Ano na ba? Pero ang sabi naman po ng DOJ, ang sabi naman ng ating mga ng pamahalaan, hindi sila makikialam. At kumbaga, hindi nila pipigilan po itong ICC kung sakaling sila ay mag-iimbestiga ng war on drugs ng Duterte administration. At pero abangan natin kung ano pa po yung mga magiging development dyan. At tungkol naman po dito sa Pogo, nako yung Pogo, wala pa rin katapusan. Aba, ang sinabi ni Senator Win Gatchalian, aba, ang Pogo po, yung isinumiti na mga requirements nitong kapatid ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung kanilang birth certificate ba yun, Tita Malu? Yung sinasabing peke rin na isinumiti ng mga kapatid ni Mayor Alice. Yun yung ibinulgar ni Senator Win Gatchalian, sabi ni Senator Win, peke rin yung mga papeles na isinumiti. Paano ba yun? Ano bang gagawin natin yan? Parang pinaglalaruan na lang tayo ni Mayor Alice. Mukhang si Mayor Alice habang nanonood sa mga hearing at mga ginagawang investigasyon ng ating mga otoridad, patawa-tawa na lang siguro si Mayor Alice. Sabi siguro niya, sige nga, ulihin niyo ako. Nakakaloka! Pero bago po tayo dumako sa ilan pa nating mga balita, bago tayo makibalita po dyan sa Malacanang, ano nga ba ang mga ganap ngayon dyan at update mula po dyan sa Malacanang, mamigay po muna tayo ng premyo sa ating mga kababayan dahil mukhang may winner na po ang ating Malacash promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating pampremyo. Ito ang Deezer H Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Coming. Tayo po ay mayroon ng winner sa ating Malacash promo. Tinitingnan ko muna, ilang days na lang ba? Days before Christmas. So, syempre, tayo po dito ay may pa-countdown lagi. 141 days na lang po at Pasko na. My idea of a perfect Christmas. Oh, diba? Oy, ilang araw na lang, ilang weeks na lang. Bare months na. Ngayon po ay Agosto na, hindi nyo ba alam? Tingnan nyo yung mga kalendaryo nyo. Ngayon ay August 6 na. 141 days before Christmas. At puntahan natin ang aspiring gymnastic. Gymnast pala. Ang aspiring gymnast ng Cavite na ngayon ay nasa Pasig City. Nakikita kita sa Zoom. Alam ko yung gagawin mo. Puntahan natin ang ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Sherwin! Sister L, ito ang ating mas malakas promo dito sa Barangay Kanyogan. Mm-hmm. Pasig City!
Kanood lang ano ng politics, kailangan ganun pala. At syempre, eto lang ating winner. Asan ang winner? Gusto ko tumatumbling ka. Bakit ganyan? Hindi tumbling? Ano lang tumbling? Ito ang ating nahuling winner ngayong umaga na naka-tune in sa DZRH. Puntakin mo, dumaan yung sasakyan ng DZRH at tinatawag tayo si Kuya dahil siya ay nagbabantay dito nga sa isa sa mga pinakasikat sa Pasig City, yung mga kainan ni Vivian. Ito ang umaga, pangalan niyo po? Ako po si Richard Ripatado, sir. Palagi ka naka-tune in sa DZRH. Yes, sir. At palagi ka nanonood ng programa ng DZRH. Sino pa po rin ang mga announcer sa umaga? Si Yudika. Si makalma. Si Ma'am, Sister Ayon. Wow, thank you. Bye-bye. Hello, Kuya. Ayan. Hi, Kuya. Ayan. Kuya, matagal ka na, no? Matagal ka nang tagapakinig ng DZRH. Ay, salamat po. Salamat po, ma'am. Salamat po. Followers niyo po ako, ma'am. Dito, ay, salamat dito po. Dito ka makinig sa cellphone ko. Kuya, matagal ka na pong nakatagapanood, taga-subaybay ng DZRH. Oh, sige po. Followers niyo po ako po. Okay. At matagal ka lang dito bantay sa itaksi ni Vivian. Matagal na po, matagal na. Ayan, sa itaksi ni Vivian, napakasarap na mga pagkain dito. At paborito ko dito yung adobo. Adobo nila masarap. Talagang dinadayo ito ng mga taga-Pasig. Pero nakakagulat na ikaw nakasuling palagi sa DZRH kahit nagbabantay ka. Yes po. Kahit nagbabantay, nakamonitor pa rin sa cellphone. Dahil paborito mo si Deo Makalma. Meron kang 1,000 pesos. Yun! Yehey! Congratulations! Eto. Dahil tag-araw na at tag-araw na, tag-ulan na. Tag-ulan na. Tag-ulan na. Oo. Kailangan ni Kuya ng... Dito, Eric, halika dito. Asan yung piloto mo? Nawawala. Dahil tag-ulan na. Ayan. Imo-model niya. Ang payong ng DZRH. DZRH. Yun! Ang laki niyan, Sherwin. O, diba? Ba't ganyan yung tsura mo? Pag pinakita yung DZRH, ayun. Oh, ang ganda ng payong dapat natin, may Sherwin, ha? Dapat may stand ka, ha? Kuya, hindi ka rito sa ito. At syempre, meron ka rin vitamin E. Ayan, ang vitamin E. Siribat mula sa DZRH. Ayan, mas kanyang vitamin E. Salamat po. Ano masasabi mo? Ma, maraming po salamat sa ni Ma'am Sister El at Ma'am Sir Dio de Calma po. Yan, sila kay Dio Makalma. Eyo, Makalma. At saka Sister El, maraming salamat. Hindi, Sherwin. Yes, oh. Babawiin ko sana yung vitamin E nila kay kasi sabi Deo de Calma. Kaya nga, Deo Makalma. Deo Makalma. Deo Makalma. Congratulations, Kuya, at salamat. Ayan na, at ang salamat to. Siyempre, sa mga nais marami ng 1,000 pesos, sumutok lang sa DZRH at baka kayo nang susunod natin. Winner ng 1,000 pesos sa DZRH, mas wala cash from our number 6. Maraming salamat, Sherwin Alfaro, at congratulations kay Kuya. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa DZRH. Dahil po sa inyo, tayo po ay number one sa pinaka-latest na survey ng Kantar. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. At then of course, congratulations ulit kay Kuya. Nakalimutan ko yung pangalan ni Kuya dyan po sa, ano yun, Topsy, ano ba yung pangalan, Norman? Nakalimutan ko yung tindahan. Pero mukhang masarap ang breakfast doon. Adobo daw ang paborito doon ni Sherwin . Ayan. Thank you so much po. At bago tayo mag... kailangan ko ba muna mag-break, Norman? Ito si Norman, kailangan ko daw mag-break. Kasi kung hindi, wala daw kaming sweldo nila kay . May pa-bonus ba pagka nag-commercial na ako ngayon? Ay, wala. Tayo po ay magbabalik sa ating programa makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas, ang oras, 40 minutes after 8. R.H. Dumb-dumbing Bayan. Ito talagang si Norman, talagang tinatambakan ako ng maraming commercial.
Pero ganun po talaga, no? Eh, lifeblood. Sabi nga, eh, kung wala po tayo niya, eh, di wala tayong sweldo. Pero bago po sa ilan pa nating mga issue na pag-uusapan, tatalakayin, naratsyadahin muna natin ang ating mga report mula sa ating mga reporter. Puntahan muna natin ang area ng Mandaluyong dahil mukhang mayroon pong tensyon matapos po itong paninita sa counterflow dyan sa may nag-counterflow ha? Counterflow dyan sa may Kalentong. Nauwi po yan sa tensyon. Alamin natin mula kay RH 52, Edniel Parrosa. Edniel, ano ang sitwasyon dyan? Sister L, nauwi sa sagutan at abala sa motorista ang pag-arang ng isang traffic enforcer sa Buwebiyang TNVS na mahuling nag-counterflow dito sa kanto ng Kalentong at Show Boulevard sa lungsod ng Mandaluyong. Sa mismong panulukan pa kasi ng intersection, nagtalo itong traffic aid na si Jeff Esguera at kanyang sinitang Grab driver na si Joselito Ordeña. Dahilan para bahagyang maapektuhan ang daloy ng traffic mula rito sa binabanggit nating area patungo doon sa may malapit na sa border ng San Juan City. Kwento ng enforcer na si Ordeña o itong enforcer na si Esguera, si Jeff Esguera, nagmamatigas pa umano itong driver ng Toyota Vios na may plakang NDL257 at ayaw ibigay ang kanyang lisensya bago dumating ang DZRH News sa area. Pakinggan natin itong traffic aid. Asagang ako ng traffic. Pero depensa na itong si Ordeña, tinadiretso siya ng traffic enforcer, kaya naman siya nag-counterflow hanggang sa siya'y pigilin na sa intersection. Pakinggan natin itong Grab driver. Na yun na lang doon kami dahil nakagawa kami, pinapilit niya na takanan. Ngayon, may namang madali niya. Ngayon, nag-overflow ngayon, nag-counterflow ako para makakanan. Nagulat ako pagdating sa gitna, hininto niya na ako. Sito wala na ako sa lugar. Hindi ang itaran itong dalawa dahil ang iyong naririnig, Elaine. Itong malalakas na busina ng mga motoristang galit na dahil naipit sa likuran ng kanilang pagtatalo. May ihahatid ding doktora itong si Ordeña na naabala dahil sa sugata o sagutan ng dalawa. Sa huli, napilitan ding tumabi ang masamang loob na Grab driver para matikitan siya ang counterflow mula pa nung mabuti na lamang at dumating ang ating mobile. Saka pa lamang sila nagkaroon ng pagkakasundo na itabi ang kanilang sagutan. Live pa rin mula rito sa Kalentong sa lungsod ng Mandaluyong, ito si Adiel Parrosa. Nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. So ang tanong dyan, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Kasi 'di ba sabi niya ang kanyang ang iniinsist nitong driver eh pinaabante siya nitong traffic enforcer. Ito namang traffic enforcer siya sabi hindi. So eh mahirap kapag ganyan po ano. Pero siguro sa ating mga motorista, ang pinaka masasabi ko lang po sa inyo, follow traffic rules. Wala po tayo magiging problema kung tayo po ay sumusunod sa batas trapiko para po iwas aksidente at iwas po abala. Hindi na kayo matitikitan, wala pa kayong mga violation. Daming. Punta natin ang update mula naman sa Palasyo ng Malacañang si Pangulong Bongbong Marcos. Pangungunahan ng sectoral meeting ngayong umaga dyan po sa Malacañang. RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister L, kukumustahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang estado ng mga programa ng administrasyon sa sectoral meeting ngayong araw sa Malacañang. Wala pang binanggit ang Presidential Communications Office kung anong mga ahensya ang makakapulong ng Pangulo. Pero sa abiso para sa press briefing na ginagawa pagkatapos ng meeting, ang haharap ay si Secretary Jerry Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya inaasahang kasama sa tatalakayin sa meeting ang programang pabahay ng pamahalaan, gayon din ang shelter assistance para sa mga nasira ang bahay sa bagyong Karina at Habagata. Samantala, mamayang hapon ay may nakatakdang farewell call kay Pangulong Marcos ang dalawang ambassador. Ito'y sina Ambassador Annika Sundberg ng Sweden at Ambassador Betty Palazzo na kapwa magtatapos na ang tours of duty sa Pilipinas. Ms. Led! Yes, Sister L. Aside dito sa sectoral meeting ngayong umaga, ano pa ang schedule ng Pangulo ngayong araw?
Oo, yan yung ibinigay na schedule ng presidente para ngayong araw ng Martes. Mm-hmm. Ngayong umaga ay sectoral meeting at mamaya ay yung farewell call ng mga ng dalawang ambassador. Okay. Thank you, Ms. Leth. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming. Maraming salamat, RH14, Ms. Leth Narciso. Aba, itong report ni Manang Milky, gusto ko ito, no? Bill para gawing tax-free ang donasyon para sa mga national athlete na sumasabak sa international sports competition. Dapat nang pagtibayin. Oo nga, eh, kapag magano ang kanilang mga donasyon sa... Eh, tsaka donasyon naman, di ba? Eh, bakit bibigyan pa ng tax? Sana wag na lang taksan. Eh, incentive na nga lang ito para sa kanila eh. Sa, kumbaga, sabi nga nila, hashtag deserve naman nila yung mga ganito pong ibinibigay. Pero sino ang nagsusulong niyan? RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister L, bubuhayin sa Kamara ang bill para bigyan ng tax exemption ang donasyon sa mga national athlete na sumasabak sa mga international sports competition. Ito yung House Bill 421 na akda ni Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, kasabay ng pagkapanalo ng dalawang gold medals sa 2024 Paris Olympics ng gymnast na si Carlos Yulo. Ayon kay Salceda, ang bill ay unang tinawag na Heidelin Diaz Law na isinumite noon pang 18th Congress bilang pagkilala kay Diaz ng manalo ng gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. Ang bill ay maipasa sa Kamara pero hindi naman umusad sa Senado. Sa bill, exempted hindi lamang ang premyo kundi maging mga ibinibigay ng mga kumpanya matapos manalo ang atleta. Exempted din ang mga donasyon na matatanggap sa training isang taon bago naman ang actual competition. Paliwanag pa ni Congressman Salceda, mahalaga na exempted sa buwis ang mga donasyon habang nagtitraining ang mga atleta dahil mahaba at matagal ang inilalaan nilang training kaya akma ang kasabihang champions are not made overnight. Mm-hmm. Tama man ang Milky ano. Maganda tong panukala man ng Milky. Sana wini-wish natin na maisabatas ito kasi napakalaking bagay nito sa ating mga atleta. Totoo yan, Sister L. Ito ay naipasa ng Kamara noong 18th Congress sa pamagitan nga ni Congressman Joey Salceda. Pero yung counterpart bill sa Senado ay hindi umubra. Hindi umubra. Dahil dalawa ang medalya natin sa 2024 Paris Olympics, ang sabi nga ni Congressman Joey Salceda, panahon na siguro maisabatas ang naturang bill. Mm-hmm. Sana nga, Manang Milky. Oo. Thank you, Manang Milky. Kumali ka sa Olympics, Sister L, ay tax-free ka na. Balik sa'yo, Sister L. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Daming. Oh, sana, no? Kasi kapag, lalo na kapag kakulang naman ng resources yung ating mga atleta, hindi naman lahat ng sumasali sa mga sports, sa mga kababayan natin yung ating pong mga atleta, ay meron silang resources o sapat na resources para po suportahan lalo na yung kanilang mga pagtitraining. Hindi naman po yung training ay isang araw lang. Yan po ay matagal na training para, of course, magtagumpay, mas gumaling pa sa larangan ng sports na kanilang pinili ang ating mga atleta. Bago tayo mag-commercial break, shout out kay Domingo Grande. Ayan, thank you so much. Ayan, may mga basher na yan. Okay lang yan. Love, love, love. Good vibes lang tayo palagi rito. Hello kay Victor Losloso. Good morning po. And hello kay Ray Duque. Magandang umaga sa'yo. At hello sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Tayo po ay magbabalik. Pilipinas ang oras, 5 minuto bago mag alas 9. Nagbabalik! Nagbabalik! Ito na muli ang pagkakataon mong panalo ng 1 million pesos! 1 million pesos! Champion na! Milyonaryo pa! Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay ito sa loob ng isang white legal sized envelope. At para sa iyong proof of purchase, lakipan ng tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC Radio Station na iyong pinakihinggan. At ihulog ang iyong mga entries sa mga drop boxes.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, walang katapat. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX Recapsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, walang katapat. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Pag kami na malas ka nga naman talaga, ano, inaalat. Lakay, ano, ha? Good morning! Good morning! Abay, chill-chill ano? Lang. Okay lang yan. Parang tambaga dun sa nag-awit sa Mandaluyong, yung report ni Ednyal kanina. Oo, okay, nag-counterflow lang tayo. Alang, ya, ano, ha? Anyway, good morning sa mga kay Mr. Cesar sa Toyota Alabang. Eh, muntik na akong buwaba dun sa Toyota Alabang kanina eh. Kasi mga galing po ng ano ng Sapote Road, Alabang Sapote Road, magaling BF Las Piñas sa Muntinlupa, yung packet ng Skyway. O nag ano kayo doon naka sabay-sabay. Yung Lordo, di ko malaman kung bakit for the first time ha. Abay too near and yet so far. Abay mantay mula Toyota Alabang paakyat papasok na Skyway. Isang oras. Grabe naman yun ay, lakay. Si, eh lapit-lapit na lang lakay kaya kung walang nga, traffic. Eh, ayan, kaya sabi ko inaalat yata tayo ngayon ha. Samantala, mabuti pa eh, buti na lang, chill-chill lang tayo, ha? Ayan, eh, lalo natin, alam ko, katulad ninyo, eto ang theme song ngayon ni Kaloy Yulo. Eto. I am now a child of God. I've been washed in Jesus' blood. Making me a heir to wealth beyond compare. So one day I press alone. Then it is shall be my song. I'm a happy millionaire. Magkano nga ba? Ano lakay? Mahigit 85 million wow, pesos na. Sabi ko na nga, ba't mag-aaral na rin mag-gymnastic? Babago na ka ng karir. Pero alam mo ba lakay, si Kaloy, ang kanya mga kapatid ay atleta din. Oo nga daw. Yung sister niya, yung kapatid niyang lalaki, na parang siya din lakay sa malayo. Oo nga, how we go? Yung, yes, mayroon mga video, sabi ko, si Kaloy ba to? Pero hindi pala siya yung kapatid niya pala na isa. Baka yung kapatid niya babae, baka maging Nadia Comaneci of the Philippines. Oh, alam mo lakay, ang galing din. Oh. Ang daming gintong medalyang inuwi. Ang galing ba? Oh, nagpalarong sa, pambansa pala siya. Sa palarong pambansa, ayan. Oh, magaling. Malayo ang mararating. Daming bayan. Anyway, magandang umaga, Pilipinas. At siyempre, marami tayong isyo ngayong mga habigan. Good morning sa ating mga jeepney drivers. Abay, ang sabi ang Pangulong Marcos mukhang sabi yata ni Secretary Bautista
Abay, Mr. President, huwag niyong sususpindihin ang ano ha? Modernization. Huwag niyong PUB modernization. Mm-hmm. Ayan, marami nang kumita dyan. Marami nang kumita dyan. Eh, hindi naman natin tinututulan yung modernization na Secretary Bautista ha? Eh kaya lang sabi nga natin huwag niyo namang sirain. Huwag niyo namang pabayaan ang industry ng mga jeepney manufacturers ha. Abay Filipino first. Ayun yung mga biniling jeepney daw na galing China. Ayun na minibus. After 1 year pagkasira na wala nang piyesa. Ayun, alam mo lang mahal, mahal pa. Nasubukan sana yun nung bumaha Kaya sana pinatry pala natin. Ayun. Ang sama ng ugali. Hindi, pero 'di ba para makita talaga natin lakay, matest natin kung ito ba ay katulad ng mga jeep natin na kahit ilubog mo sa baha, after niyan lakay, gumagana pa rin. Lumalangoy pa. At saka matibay. Ipagandahin natin mga jeepneys. Huwag naman nating i-phase out ang mga jeepneys natin. Samantala sa ating mga reports, ano ang latest sa Senado Raymond? Abay, bumigay na rin si PNP Chief General Romel Marvil. Kung ano man hayaan yung mamili si Vice President Sara ng kanyang gusto maging security na members ng PNP. Siyempre, kahit sinong politiko po, mahabigyan kung magre-request tayo ng security, edi siyempre pagkakatiwalaan mo. Ayan, hindi yung galing Maynila. Siyempre, magdududa ka. Abay, siyempre, kailangan ni yung kilala mo sa probinsya. Kumbaga yung panatag yung loob mo na ka. Kukuha ka ng security, di mo naman kilala kung saan ang galing yan, di ba? Edi siyempre, kung saan may kumpiyansa ang isang opisyal, ayan, o kaya ay politiko. Kaya alam mo itong Vice President, bawasan niyo po, masyado marami yata yung PNP security. Oo, pero marami pa rin kasi pala talaga na natira lakay. Boss bawasan, second gentleman, Kuya Manscarpio, ha? Abay, sobrang dami naman yata. Abay, mamaya kung mag-duty lahat yan, punong-puno ang bahay na yan. Saan titira ang mga yan? Baka ba schedule naman lakay? Pag wala ng kalahati lang, isa mo pa titira yan. Paano mo pakakainin ang mga yan? Ano ang latest sa Senado Raymond, ha? Abay, talagang sabi mo mukhang mailap pa rin. Mailap itong si Mayor Alice Guo, kasing ilap ni Pastor Apollo Kibuloy na ni-raid pala yung kanyang Kingdom of Jesus Christ Compound. Kaso wala naman lakay. Ayan, sabi ng mga pulis, hinarang daw ng mga supporters ni Pastor na may mga itak. Ayan. Ano ba, lalabon ba sila? Pagka mahipagpatayin kaya mga ito pagka inaresto si Pastor Apollo Kibuloy? Yan ang hindi natin masabi lakay, ano? Pero sana ba nakikita natin mukhang sila talaga ay protective kay Pastor. Ayan. At sandali lamang, Raymond, that pa. Uy, andyan na pala si eto dapat alam mo, Sister Ella. Sabi nga natin, ito yung sinasabi ko. Ayan, nakalimutan yata yung President ng Philippine Olympic Committee. Ayan. Dahil in fairness dito sa mamang ito, ha? Abay, mula nung siya ang naging Presidente ng Philippine Olympic Committee, abay, nag-e-excel na ating mga atleta, ha? Sa mga international competitions. SEA Games, ASEAN, Olympics. O kita mo, ha? Andyan po sa ating linya mahabigan na gising na ba? Anong oras ba sa Paris ngayon na maluha? Anong oras ba sa Eiffel Tower ngayon? Nagkakape yata. Nasa ating linya po mabigyan ang Presidente ng Philippine Olympic Committee. Ayan, mula sa Paris, France, Mayor Abraham Bumble Tolentino. Most merciful sir, magandang umaga po Mr. Mayor, Mr. President, sir. Mayor. Opo, pwede yun. Sa inyong lahat. Ayan. Ang damag po sa inyo. Pasensya na po. Ginising po namin kayo. Anong oras na ba sa France ngayon?
medyo maaga po ng konti, alas 3 po ng madaling araw. Pasensya na po at nanggising pa pala tayo lakay. Pasensya, binulabog kayo ni Malu Cabral. Ayan. Anyway, Mayor Sir, ayan, una po ay congratulations sa inyo, ha. Mm-hmm. Mukhang ano yata, ha, eh, hindi masyadong well, sa bagay, marami ang puri, pero ang tanong po namin na Mr. Municipal Bumble Tolentino, sir, paano po ninyo ang ano ang ginawa niyong pagbabago nung kaya naging presidente ng Philippine Olympic Committee? Dahil for the first time, ngayon po ay nakapag-produce tayo ng mga magaling na atleta at nananalo na sa Olympics. Marami pong dyan, tulong para po na-improve lahat. Nandiyan po yung mga NSA natin, mga officialist nyan, at higit sa lahat ang mga atleta na naka-focus ngayon, kasama po mga coaches lang. Nagkaroon po tayo ng sample ng Tokyo nung pong panahon ni Heidi Lid, yung ating po unang ginto. Yes, opo. Meron po siyang team Heidi Lid na inayagan po natin sa lima kasama, kanya-kanyang coach, may personal coach, may nutritionist, may physiologist. Kung ilan ang gusto niya sama, pinapayagan po natin yun. Mm-hmm. Tsaka marami pong natutunan na at tayo po ay nag-improve na ng nag-improve po na konti, no, na halos lahat naman ay sumusunod sa template. Ayan, bukod sa mga galing na coaches, kumusta po yung kanilang, siyempre, importante po sa isang atleta, yung pagkain, yung vitamins, mga ganyan, yung training. Paano po ang ginawa yung pag-aalaga sa ating mga atleta, pag-train sa ating mga atleta, Mayor Bumble, sir? Kasama po yun, pwede. Dito po sa Olympics ngayon, nagkaroon po tayo ng training camp. Isang buwan halos pong maaga silang dumating sama-sama. Mm-hmm. So iba po yung gano'n, kahit meron pong gastos po ng konti, no? Kasi lahat po kasama sa isang training camp. Imagine it will be 1 month before the Olympics. Mm-hmm. Siguro, Mayor Sir, samantalahin nyo ngayon dahil mainit ang pagtanggap dito kay Kaloy Yulo, ha? Abay, mukhang maglalaan pa ng karagdagang pondo ngayon sa para sa esports. Eh, hindi po ba kinakapos ang pondo ng Philippine Olympic Committee, Mayor Bumble, sir? Yun nga po ang kagandaan sa nangyari, no? Kahit tayo po ay isa sa pinakamababang budget sa sports sa buong Asia. Opo. Sa ASEAN na lang po, sa ASEAN. Mm-hmm. Pero tayo lang po, sa ngayon, tayo lang po may medal ng ginto sa ASEAN. Oo nga, bansa. Nakatuwa. Mm-hmm. Kaya malaking tulong po yun kung talagang magkakaroon ng mga karagdagang suporta from the government. Mm-hmm. Ayan na. At siguro, ewan ko lang, Mayor, kung paano nyo gagawin ito. Kasi nung parang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ayan, ipinatawag yung mga business tycoon dito. Ayan, like businessman Enrique Rason. Ayan, tinukahan ng dating Pangulong GMA yan. Ikaw ang mag-i-sponsor sa ating mga golfers, magaling na golfers. Si MVP, ayan, tinukahan sa mga magaling sa basketball. Ayan, Don Ramon Ang. Pwede bang gawin ito, Mayor Bumble, sir, at kayo po ang siguro kayo ang nakakaalam kung sino ang mga business tycoon na mahilig sa sports, kung ano ang kanilang sports na kanilang dapat suportahan, sir? Iyan po, malaking tulong po yan. Ginagawa po yan ngayon. Mm-hmm. Marami pong mga big companies tsaka mga businessmen po na meron po talaga silang tinutulungan at sinusuportahan. Marami pong ginagawa po yan. Nandiyan po ang MVP Group of Companies. Nandiyan po, sinabi nyo kay Mr. Enrique Rason. Nandiyan po mga C. Nandiyan po. Halos lahat po, meron talaga kanya-kanyang mga tinutulungan. Ayan. Dahil tulong po yun.
Opo, opo. Eh siguro ang mga sea, baka ba yung suporta ng mga swimmers natin kasi malaki ang swimming pool sa likod ng MOA. Ayan. Totoo po yun. Nasa kanila po ang ang mga ice skating sports kasi sila lang po yung mga may laruan ng ng ice skating. Mm-hmm. Ayan, o nga. Ano. Tsaka tax exempt naman sila pag ganyan na mayor, di po ba? Ayan, yung mga... Opo, opo. Nagagamit po yun. Nababawas po yun. Tsaka karangalan din po sa kanila yun. Pag kagaya po ngayon, mga ganyan nagwawagi. Na nalim sports na tinutulungan nila. Mm-hmm. Mayor Tolentino, sir, nabanggit niyo po kanina no na bagamat medyo mababa ang pondo ng Philippine Olympic Committee ano, kumusta po yung mga facility, mga pasilidad ng ating mga atleta sa pagpa-practice, mga ganyan? Meron naman po kaunting nagagamit to kahit siyempre, pinagsasagaw po ng mga atleta natin yan. Mm-hmm. Pero karamihan, doon nagtitraining sa mga kapitbahay natin bansa, nakakatulong yun. Mm-hmm. Ako din sa Tagaytay, marami pong ginagamit na facilities. Meron sa Rizal Memorial, meron sa Ultra, meron sa Baguio. Yun po, yung nagagamit din po yun. Mm-hmm. Gandahan nga po yun. Kung, at lalo na po yung nasa Tarlac natin, sa New Clark City. Nagagamit po yun. Mas maganda nga po kung halos lahat ng region wag kakaroon para hindi na po lumalayo yung mga bata. No? Mm-hmm. Mayor Bambol, sir, ayan, bilang presidente ng Philippine Olympic Committee, ano pa yung mga larangan na sports na dapat nating tutukan na pwede mag-excel ang mga Pinoy? Dapat i-enhance dahil kulang po tayo sa height. Mm-hmm. Ngayon po, yung tama po yan, yung nagaya po ng mga nagaganap ngayon, kung saan tayo nakaka-medalya, kasi yun po yung akma sa kalagka-ano na ng mga Pilipino. No? Mm-hmm. Nagsimula nga po sa weightlifting, hindi po kailangan ng height dyan, kailangan matakad, meron po tayong boxing, meron po tayong yung rowing, medyo kailangan po ay, ng... rowing natin, ang galing din, ha? Dyan, pero, dila umabot. Opo, kasi isang sagwan nyo lang. Oo. Kung matangkad kayo, isang sagwan nyo lang. Kung mababa kayo, baka tatlo sagwan pa. So, dapat mababias. Marami po. Marami po may improve, no? Na totoo ka na batay sa patay ng... Makaranasan natin. Pero yung mga... takad na ituloy din naman po naman ang pag-develop at pagpalago noon dahil kailangan din po talaga yun. Mm-hmm. Ayan. Mayor Tolentino, sir, ayan, kailan ba magsasara ang matatapos ang Olympics? At mayroon po ba tayong chance ang manalo pa ng medal, Mayor, sir? Mayroon pa po tayong naantay na ilan pa po itong hindi nga lamang pinalad si EJ, no, kagabi po. So, meron pa po tayong pito pa. Ang lalabi bago po ang matapos sa August 11. Meron pa pong dalawang boksingero. Mamaya po isa, bukas po isa uli. Last 9:30 po ng gabi ito. Mamaya at bukas, meron pa pong tatlong weightlifters. At saka po, may dalawa pang golf. Golf. O nga pala, sino pang bato natin sa golf? Si yung babae, pangandaman ba yan? Si Bianca Pagdara, si Doty Aquino. Ayan. So, anong chance nila nga manalo, Mayor, sir? Malaki ba ang chance? May kakasan lang po yung mga makakalaban dahil si Nakorda ng US, yung mga Japanese. Actually, nandun po si Yuka.
Bilang representative ng Japan. Sayang. Sayang. Pero maalay mo naman, di ba? Pero anyway, Mayor, nabanggit yung ang sports event na golf. Ano po, ha? Ayan, may mga nakuusap tayo mga amateur na mga golfers na kulang sa suporta. Unlike daw sa inggit na inggit sila sa Thailand. Dahil ang hari pala ng Thailand, Sister Ella, yes, lakan. Buo ang suporta dito sa mga golfers nila dyan sa Thailand, Mayor, sir. Pwede ba rin natin gawin yan? Iba po ang programa ng Thailand, no? Kaya isa sila sa malakas. Opo. Dahil ang mga players nila talagang everyday, laro lang po ng laro. Mm-mm. Ang kasama nun, hindi na napasok siguro sa eskwela. School. Oo. Di kagaya ng sa atin po talagang magkahalo pa yan. Mm-mm. Napasok sa school. Habang may laro. Mm-mm. Sa kanila talagang grabe, laro lang ng laro. Mm-mm. Mukha po hindi na napasok sa school o homeschool na lang ang mga bata. Kaya mabigat po ang adult ang training. Ang program. Oo, supporta naman na suportado ng hari. Ayan. So ayan ang kainaman. Anyway, Mayor Bumble sir, ayan. So kailan po ang uwi ni Kaloy Yuno, ha? Marami nag-aabang dito. Naka-ready na po yung Heroes Welcome. Mm-hmm. Pipilitin po namin sabay-sabay. Lahat po kami sabay-sabay. Pipilitin po namin ng August 12 yan. Pinaplano na po namin ng August. Ang after the pagkatapos po ng closing ceremony. Ayan. At kayo pala Mayor magbibigay din ano ng house and lot nga po ibibigay niyo kay Kaloy Yulo sa Tagaytay. Oh, matagal ko na pong sinabi 'yon dahil nagawa na po natin sa Tokyo Olympics. Opo. House and lot din ang binigyan natin kay Idol. Kahit hindi nga po gold, binigyan na rin natin. Mm-hmm. Sa tuwa natin, sa magkasama namin ni Senator Talon na nagbigay ng house and lot. Wow. Tsaka ang dami-dami ng mga business tycoon na nagbibigay ng mga ha? Pero may pahabol akong tanong kay Mayor Tolentino. Mayor, ano naman po ang incentive na ibibigay natin dun po sa mga atleta natin na nag-represent din po dyan bagamat hindi po sila pinalad? Lahat po yan, halos nakatanggap na halos po lahat yung 22 atleta natin, no? Mm-hmm. Bago po umalis at saka nung habang nagte-training. Mm-hmm. At ito po, nakatanggap din ang panibagong karagdagang allowances galing po sa Office of the President. Wow. So malaking tulong po talaga yun. Mm-hmm. Hindi lang po mga atleta, pati po yung mga kasama nilang coaches. Wow. At mga bubrit kasama nila, lahat yung nakatanggap din po. Oh, at least walang walang uwing luhaan. Walang uwing luhaan. Ayan. Napansin namin, Mayor, sino ba yung coach ni Kaloy Yulo? Foreigner to, di po ba? Eh, Pilipino po yun. At saka meron pong isa. Halos lahat po ngayon ng mga elite athletes natin. Hindi mawawalan po ng isang kasamang foreign coach. Gaya po ng ganun po yung bagong template niyo. Gaya po halos lahat po ng bansa, ganun ang mga ginagawa. Except doon sa mga first world talagang sila na po yung mga coaches. Ayan. Tandem pala ito, Lakay. Ayan. Anyway, Mayor Bumble sir, ayan, congratulations. Mm-hmm. At maraming breath ang bungabati sa inyo, ha? At siyempre, teka muna, bago namin pakawalan, ano ang advice nyo sa ating mga aspiring athletes na nag-ambition din na makasali sa SEA Games at Olympics? Opo, totoo po yan, no? Seryosohin nyo. Mm-hmm. Kasi ang hirap po talaga pumasok sa Olympics. Mm-hmm. Ang hirap makwalify para po pumasok sa Olympics. Dadaan ka ng SEA Games. 4 po yan. SEA Games, Asian Games, Asian Championships, World Championships, bago ka makarating po ng Olympics. At pagdating niyo po ng Olympics, mm-hmm, panibagong qualification na naman. Bago ka makarating po ng finals. Mm-hmm. Ito po lahat ng lumaban na to. Lahat po yan. Si Kaloy Yulo, yung mga iba po pong umabot sa finals, nagka-medalya, lahat po yan, qualification again. Yun yung makakaaban nyo, talagang
patigasan pa ano talaga po yan. Best of the best. Ha? Best sa, of the best. The best alam sila, kayo na lang nasa finals. Mayor Tolentino sir, maraming salamat po at sa inyo rin, congratulations dahil sa maayos yung pamalakad sa Philippine Olympic Committee. Ayan, nakapagpursa ng mga atletang nako ng gold medal sa bronze at silver sa Olympics. Thank you sir and good morning and muli congratulations. Thank you po, Mayor. Maraming salamat po. Maraming salamat po, pwede. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po kayong most worshipful sir. Congratulations and Mayor Abraham Bambol Tolentino ng Tagaytay at presidente ng Philippine Olympic Committee. Ayan, kailan ba tayo huli naka-gold bago kay Heidi Lina Diaz sa Sister L? I-check natin na kayo sa history kasi mukhang medyo matagal yung naging gap. Panahon pa yata ni Nakaluiloy Saga eh. Ayan, yung Philippine basketball team noong araw. Ha? Ayan, kita mo ha. Minsan sa totoo po lang mahabigan ni ano eh. Nasa pamalaka din, nasa pamumuno ayan, ng ating mga atleta. Kaya tayo po ay nag-excel, nagwawagi, di ba? Eh, di ba? Ang daming naging official ng Philippine Olympic Committee, humawak na sports. Ala, kulel at parati ang Pilipinas. Ngayon, first in Southeast Asia yes, na naka-gold. Tayo palang lakay ang bansa dito sa atin na nakakakuha ng ginto dito sa galing. Paris Olympics. Na iba yung feeling yes. Lakay eh, no? So, sobrang nakaka-proud. Eh tayo nga hindi mga atleta, parang buhay ng buhay tayo, parang ano, 'di ba? parang tayo paananalo eh. Lakay ayan. Parang mas hype pa tayo sa kanila. Ayun. Kahit tuloy-tuloy natin eh gusto nating maging millionaire ngayon, katulad ni Caloy Yulo. Gusto maging milyonaryo ngayon, ha? Mm-hmm. Gusto maging atleta, ha? Ayan. Lakay mukhang si Heidi Lin ang pinakauna nating gold medalist. Pangalawa. Sino yung una? Fourth. Una yata. Pusha ba ang una? Ganun ba? I-check mo mabuti. Sige, mamaya lakay sa ating pagbabalik. Ayan. Kailangan po natin ng further research dito. I-check mo nga Yuel Reyes, birthday boy. Coming. Bayan. Alam ko nung parang na Caloy-Loy Saga. Meron din ba lakay? Parang nagka-gold din yata sila sa Olympics. Ewan ko lang ha. Anyway, mga habing talagang napakahala po talaga na tayo po ay marunong pumili. Ha? Marunong pumili sa ating career. Ayan, katulad ni Caloy. Ha? Katulad ni OJ Ubiena. Ayan. Abay, EJ tuwan? Lakay. EJ. EJ. Ano? EJ. EJ Ubiena. Batang tundo pala yan. Oo, daw lakay eh. Pero spoken in dollar. Ha? Ayan, may tuwang pa. Ha? Ayan. Singkit siya lakay na matangkad eh. Ayan, pansin mo. Parang Chinoy. Ayan. Na batang tundo. Sabi ni Mayor Hani Lacuna. Ayan. Abay, ang Manila nakapag-produce ngayon ng magaling na atleta. Ha? Ayan, EJ Ubiena at Caloy Yulo. Kaya importante mahabigan na tayo marunong pumili ng career. Ayan. Siyempre, yung mga ibobotong lingkod bayan na at ang mga kapare sa buhay at maging sa mga kaibigan at maging sa pagbili ng mga gamot. Para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Pare manding, ha? Manding bahakan. Nakipag-partner na ang Rhea Generics, pare koy, sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo. Para gumawa ng mga world class, mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris,
Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, misis, mga ateng, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dahil lamang po ang reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Dumb-dumbing bayan. And by Raymond Dadpaas sa Oras Sister L. It's 9:26. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified maker. 1945. Paano? Grabe ka. World War II pa yan. Sorry naman. Pero hindi, nandito nga lakay ito. 1954 World Championships ito lakay. Oh. At ang nakuha ng nila ay bronze para sa Pilipinas. Bronze sa basketball team. Ito ay basketball team naman ito lakay. Pero may sinasabi sa lalakay dito, ano, sa tulong na din ng ating mga listeners at viewers sa ating... Maraming salamat po sa inyong thank mga you po contribution. Sa inyo, bronze daw lakay yung very first medal natin sa swimming. Ah, oo, at ang pinaka-first gold nga natin, tama nga yung research natin, si Heidi Lynn. So si Heidi Lynn pala ang yes. First gold medalist natin sa Olympics. Ayan. Si Freddy, ayan. So ano yun sa Olympics? Talaga, lakas. Si Boss Fred or Elizalde. Yung dating boyfriend ni Ma'am Lisa Makua Elizalde. Uh-huh. Ha? Freddy boy. Uh-huh. Hi boss, good morning. Hi boss, good boss, morning. Good morning. Swimmer din to sumali sa Olympics noong araw yan. Galing naman ni Boss Fred, da? Swimmer si Boss yan. Grabe. Kapag ka nagpupunta sa Amanpulo yan, sa gitna ng dagat, nagdadive sa barko yan. Sa bapur yan. Nagso-swimming pala lakay. Ayan, ayan, swimmer ating boss, si Mr. Fred J. Elizalde. Mm-hmm. Ha? Ayan. Ewan ko lang kung international competition, di ko lang kung nakasala rin sila sa Olympics nung araw. Ayan. Anyway, happy birthday mo na kay sister Linda Sanchez, kay Brad Conrad Tolentino at Brad Omar Lianyo. Aba, binabati ng mga kapans at mula kay Judge Felino Elefante. At kay Mr. Elson Tayco ng Sandigan, happy birthday. At happy birthday din kay Captain Alan Binghoy Kanyamake, PMA Class 97. O kay Kuyang Colonel Primitive Bujun Corpus ng Vilon Hospital. Aba, happy birthday. Pagbati mula sa mga brethren sa Kalaw at kay Colonel Joseph Dator. Happy birthday mga brethren. Dumb-dumbing bayan. At binabati natin ang mga newly appointed officers ng DepEd. Oy, Yusek Trigib Ulaybar. Aba, binabati rin ng mga Demolay. Ayan. Yusek Irvin Corvera at Yusek Meljan Bersosa. At Assistant Secretary Malcolm Garma ng DepEd. Akala ko right for si full Raul Cano eh, kasama ka dito eh, ha? Abay, hindi ka ba nag-apply? Lakay, may message sa atin si Miss Ellen Folido. Aba, sabi niya, FJE was flag bearer in 1960 Rome Olympics. Oh, at ang Rome sport Olympics, niya nga, lakay, ay swimming. Yes. Ayan, Ma'am Ellen, di ba na ako ng medal si Bossing? Flag bearer siya, lakay. Flag bearer. Pero sumali siya sa swimming. Pero nag-swimming ayan, din siya. Ayan. Ang galing alam mo, lakay, ngayon ko lang yan nalaman. Ayan. Makinig kasi pagka nagkukwento ang gabi niya. Pag nagkukwentuhan kayo, dapat pala nakaganun ako. Mag-eavesdrop ka. Makimarites. Ayan. Sandali lamang, ha? Flash Report. Flash Report! Ako, malakas daw ang buhos ng ulan sa... Saan ang malakas sa ulan? Sa Caloocan ba? Iba ito, lakay. Pero nako, mayroong snatcher, lakay. Nakipaghabulan sa polis dyan sa may Ayala Bridge sa Manila. Aba, nahabol ba ng polis? Alamin natin, lakay. Ano ba ang in-snatch? RH29 Boy Gonzales, boy. Lakay, Sister Ella, huli itong snatcher. Isa sa dalawang... Dito sa Ayala Bridge. Mm. Dito malapit naman to sa Carlos Palanca sa mismong papasok ng area ng
ng tanggapan ng dito sa Bekasada papunta ng Malacañang Lakay. Ang nangyari Lakay, yung isang kundi Chinese o Korean national ay nag-aabang ng sakyan dito sa Ayala Bridge nang biglang hablutin ng isa sa dalawang stalker. Nakita naman Lakay na mga motorcycle rider. Pagkatapos makita ay humingi ng tulong ang mga motorcycle rider sa mga pulis ng traffic, Manila District Traffic Enforcement Unit na naka-deploy dito sa paglaban ng yes, Lakay. Yung biktima ito ba nasa video, yung lalaki? Yung naka-mint green? Kundi Chinese. Parang mga foreigner. Yung pastel green pala. Nakuha na yung kanyang cellphone pero nabawi din ng mahuli ng mga polis. Pinaikot ang Lakay. Habulan dito sa Ayala Bridge. Boy, buti hindi tumalon sa ano sa ilog. Oo nga. Mabuti, Lakay. Hindi nahulog sa ilog, sa Pasig River. Itong snatcher, nahuli, dinampot na ng mga polis. Yung isang suspect Lakay, sa kabila tumakbo sa papunta ng Romualdez Street. Kung papunta ka ng Manila City Hall, dyan tumakbo. Kaya ang nahuli lamang, isa. Yung snatcher na papaba isa na papunta naman, pasalubong dito sa mga polis, kaya nahuli agad. Ang ginawa ng mga polis na kayo, nung humingi ng tulong yung mga rider, ay nagtakduhan yung mga traffic police. Yung mga tauhan ni Police Major Anthony Olgado na nakadeploy dito sa stoplight, sa may palangka, sa may area nitong papasok ng DBM. Ay marami kasing traffic police dito kanila kay, kaya nahuli. Ito nag-isang snatcher. Buhay pa yung snatcher. Buhay pa yung snatcher. Hindi naman ginulpi ng taong bayan dyan. Hindi na Lakay. Hindi na magulpi ng taong bayan kasi maraming video. Sabi nga, iba ba niyo yung cellphone nyo? Nahuli na kay at dinalala sa sakop to ng ano eh, ng ang pagkakaalam ko, eh nasa ayan pa ng Ermita Police Station. Teka, ano pangalan ng snatcher? Hindi na bata pa, siguro nasa 18. Ay, grabe. Alam na yan eh, hindi pa nakuha yung pangalan kasi hawak-hawak na ng mga polis. Hindi na kayo na sa at dinalala agad sa presinto. Pati yung complainant na dayuhan na nininerpos kanina, halos hindi makahinga dahil humabol din siya, inabol niya yung snatcher ng cellphone dito sa Ayala Bridge. Okay. Yan ang Lakay, ilang minuto pa lamang nakalipas, nagkaroon ng habula sa pagitan ng polis at ng snatcher dito sa Ayala Bridge sa lungsod ng Maynila. Ito si Boy Gonzales. Yes, Lakay? Yung bang habulan ng polis at saka snatcher, mapapanood ba sa vlog ni Boy Gonzales? Nakunan mo ba, Boy? Sayang yun, Boy. Maghihit na naman yan pagka nilagay mo sa vlog mo yan, Boy. Ha? Yan, kailangan mag-blow out ka rito. Ha? Andito ako nakatambay sa... May rally kasi rito na kanya. Ah, ganun ba? Nung nakatambay kami, nag-aantay ako ng report. Maya-maya, nagtatakbuhan na yung mga polis. Hindi sumugod ka rin, tumakbo ka rin. Ang mga polis tumatakbo. Hindi ko na tinanong kung bakit sila tumatakbo. Tumakbo ka na rin. Tumakbo na rin ako. Kapag ating doon, sumisigaw na yan, snatcher, snatcher, sabi ng mga tao. Motorcycle. Ayan. Okay. Maraming salamat, Boy G. Yan, Lakay. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, pwede na sumali sa marathon. Runner na to si Boy. Mag-press ka sa Soul Tower. Flash Report. Flash Report! Ayan, congratulations sa mga nag-responding police. Yan naman po, police. Mabilis. Alerto. Pero isa pang Flash Report, Sister L. Flash Report. Flash Report!
Kaya pala nagtataasan ng presyo ng mga bilihin, mga misis. Basa. Nako, dahil ang inflation po ng bansa bumili sa 4.4% nitong Hulyo mula sa 3.8% noon naman pong Hunyo. Nako, manong arsibalisakan ng NEDA. Ayan, Secretary Ralph Recto. Ha? Ano bang gagawin natin dito? Flash Report! Flash Report! Sandali lamang, Ednya La Parosa, Raymond at Pax, standby Edwin Duque na malakas na ang ulan ngayon sa Caloocan. Standby Nicole Lopez, abay relax muna kayo dyan, ha? Magkape muna kayo dahil kailangan natin ito, ha? Palapit na ang Pasko, yan. Pambili ng bonus ito. Take it away, Norman. Champion Super Clean. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Standby, Edwin. Malakas ba ang ulan sa Caloocan? Ora, Sister L. 9:51. Alamin nga natin, report mula kay Edniel. Pero sandali lamang, Edniel, ito pa lang si EJ Obiena, half Pinoy, half Chinese. Ayan. Sa UST yan nag-aaral lakay. UST ba siya? Ayan. Batang tundo, pero ang nanay niya ay Chinese. Si Ma'am Janet Uy. Uy. Janet Uy ang nanay ni Obiena, pero half Chinese, Pinoy. Ayan. So, hindi pure si EJ, 75% Chinese. Siya ay Chinoy. Chinoy. But still, di ba? Lumalaban siya para sa Pilipinas. Yes. Chinoy na isbukan yung dollar, ha? Para yung mga Chinese na nanalo sa Amerika. Chinese-Americans. Ayan. Oy, good morning, bossing Miguel Belmonte ng Philippine Star, ha? Ang president and CEO ng Philippine Star, Ichu, ha? Ano ba si Boss Miguel? Tatakbo bang mayor ito ng Quezon City, ha? Papalit na ba si Utol Joy Belmonte? Kasi namimigyan ng mga Santa Makmak ng relief goods sa kahapon. Diyan sa bagong silangan na Quezon City, ba? Alamin natin ang report mula kay Ednya La Parosa, mga misis, tungkol sa inflation. At La Nina, ha? Anong sabi, ha? Eto, ano lakay sabi ni Manong Arce Balisakan? Aba, lakay ang NEDA, tiniyak na tututukan ang food security sa harap ng La Nina at ito ngang inflation. Detalye balita mo, RH52, Ednya La Parosa. Ednya. Well, tiniyak na nga, nakatutok ito. Ito ng La Nina sa food security o pagkain ng bansa. Ito ang gitna ng nakataas ng La Nina Watch o 70% pataas sa posibilidad ng matinding panahon ng talita sa kaupang sa mga susunod na buwan. Ginawa ng NEDA ang paha ngayong umaga matapos i-report ng this authority ang pagsirit ng state. Okay, sa pagkain itong blahay 7% ng Hunyo pinag-alitan pagkakanta ng gobyerno sa office ng... Alala, Edniel, lobat ka na. Maraming salamat, Edniel Parosa. So, in short, sapat daw ang ating pagkain. Meron daw food security sa kabila po ng inaasahang epekto ng La Nina at pagtaas ng inflation na naman. Alamin natin, report mula kay Edwin. Malakas ba ulan dyan sa Caloocan? Edwin, ako, baka bumahana naman dyan. Edwin, Duque mula sa Caloocan. Edwin. Mayor, pumila na yung malakas na ulan. Akala ko rin na signal number 3, yung sobrang lakas at bigla na lang at sabay ng malakas sa hangin, Mayor.
unang umulan sa Baguindaga, Malabon, hanggang sa Caloocan at kanina nung inikot natin, umabot hanggang unahan ng Arpapa yung lakas na ulan. Pero pagtawid mo ng unahan ng Arpapa at yung kalsada na ipagbalik natin, ay may ilang lugar sa Grace Park ang bahagya na rin bumaha. Halos sa magit sa kalating oras, Mayor, no? 45 minutes yung bagsak na balakas na ulan. Mabuti na lamang hindi nagtuloy-tuloy dahil may pulbiyan na yung ating mga kababayan. Yung babaha na naman. Sabay na malakas na hangin, halos nag-share of disability. O, may mga binaha na yung sabay dito sa may 5th Street, sa may bahagi ng 3rd Avenue, sa may kanto mismo. Yan ang matalas sa bahay kasi ongoing construction ng BPWH para ilaliman yung kanal dahil hanggang hindi nga improve yung malalim na drainage. Kunting ulan, Mayor, binabaha itong 10th Avenue, itong 5th Street, itong papuntang City Hall ng Caloocan. Pero dahil ini-improve na, siguro pagkatapos nito, kapaybisa na yung pagbaha, lalo na yung alos kalating oras lang na ulan. Mm-hmm. Pero ngayon ay tumila na, pero okay. Yung itip na kalagyan na biglang buhos, halos bugga manabay kinulat, pero pang ilan na medyo bahaba pa, lalo na yung Panghulo Road. Mm-hmm. Ay, oo, mababa dyan, binabaha dyan na Edwin. Ayan, baka sabayan pa ng high tide. Mayor, lalo pa itong kahapon lang binaha dahil nato sa high tide. So may mga mababaw pa rin na hindi atin pa sa tubig. Okay. May mga tubig-tubig pa kunti. Okay. Huwag na basa ng uulan ng napakahabang oras. Okay, ngarun. Ay, maganda na yung panahon, Mayor, at medyo uminit-init na dito sa mga ginagkapanama. Mula rito sa Caloocan, ang Paris Edwin Duque na gulat sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Sandali lang, mga Raymond, ha? Speaking of snatcher at mga mandurukot, tinatawagan natin si Mayor ng Taytay Rizal. Sino ba Mayor dyan? Taytay Rizal, Mayor Lakay. Taytay Rizal, okay. Mayor, ayan. Yung mga tindahan natin ng tela dyan sa Taytay, maraming mga mandurukot dyan, ha? Nako. Mga bata, ha? Ayan, yung kasama natin, yung isang announcer natin sa radyo natin, si Claire. Claire Pineda, ha? Namuli ng tela dyan sa Taytay, damit, ha? Abay, may batang nangungulit sa kanya ng kalabit ng kalabit. Okay, ayan. Abay, wala siyang kamalay-malay. Natangin na pala yung kanyang cellphone. Uy, grabe naman. Bata ito, Sister L, ha? Ayan, oo. Naku, mukhang hindi na pagtutuunan ng kaya pansin nga, dyan. Alam mo, Lakay, dyan kasi sa Taytay, di ba? Marami ang namimili dyan. Yes, ng damit, parang dibisoyan ng tela dyan, di ba? Kasi marami dyan, Lakay, na mga murang damit na ibinibenta. Kaya... ang target nila ayan, yung mga si, namimili. Ayan, si Mayor Alan Martine o Marfine? Martine. Martine de Leon. Ayan. Taytay Rizal. Mayor Alan Martine de Leon ng Taytay Rizal, sir. Ayan. Baka yung mga pulis natin dyan o kayong mga barangay tanod natin dyan ay batukan nga yung mga batang nang dudukot dyan, nang i-snatch, ha? Ayan. Bantayan na lang siguro, Lakay, ano? Dinadayo ang palengke ng tindahan niyo ng tela diyan pagkatapos ganyan hindi safe yung mga mamimili, ha? Maganda sana yan sa inyo pong negosyo para po sa inyo pong lungsod, sa inyo pong lugar, pero kung ganyan hindi ligtas, mababawasan na kayang pupunta diyan. Yes. Kaya tinatawag natin ang mayor ng Taytay Rizal. Mayor, paaksyonan po ito, ha? Masisira ang inyong tindahan. Dinadayo pa naman yung tindahan niyo ng damit at tela diyan sa Taytay Rizal. Mayor Alan Martine de Leon. Ayan, Taytay Rizal. Report mula kay Raymond. Aba, Lakay, ang magkapatid o mga kapatid ni Mayor Alice Guo, peke din ang mga baptismal certificate. Dami. Grabe lang. Dami pinipe. Saan kaya gawa itong pineke na ito? RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, hindi lang si suspended Bambantan Lak Mayor Alice Go ang peke ang mga birth at registration records, kundi pati ang kanyang mga kapatid. Ito ang pinatunayan ni Senador Sherwin Gatchayan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa paggamit ng mga peking birth certificate. Ayon kay Gatchayan, nagsumiti ng baptismal certificate sa local civil registry ng Caloocan ng dalawang kapatid ni Mayor Go na sina Seaman at Wesley Go. Ito ay mula sa San Roque Parish Church sa Caloocan. Ginamit ito bilang attachment para sa kanilang late registration. Pinuntahan ang tawon ng senador ang parokya at walang nakitang record sa parokya.
Nagpadala din ng liham ang parochial vicar ng Caloocan na si Father Leo Pipito at kinumpirmang wala silang nakitang baptismal record ni na Simen at Wesley Go. Paniwala ni Gatsalyan, peke ang isinumiting baptismal certificate na magkapatid, kaya peke din ang kanilang late registration. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatsalyan. We found out na itong dalawang taong to, si Simen Lialgo and Wesley Lialgo, meron silang baptismal certificate coming from a church in Caloocan called Parokya ng San Roque. Ayan, i-flash na lang namin. And then we went to that parish to ask for details, and they, surprisingly, they certified, nag-issue sila ng negative certification, no, na walang ganun na baptismal record, no, in their parish. So, in other words, itong baptismal certificate na binigay sa Caloocan is spurious, fake, no? Finake nila yon. Si Senador Sherwin Gatsalyan. Samantala, Mayor at Ms. Elaine, ang Senado naman ay nagpapatid ng paikiramay sa pamilya ni movie producer Mother Lily. Ito isa magitan naman, Mayor at Elaine, ng resolution na inihain ni Senador Lito Lapid. Dahil daw sa panahon daw ni Lily Monteverde, ni Mother Lily ang tinawag na golden era ng movie and television dito sa Pilipinas. Mula sa Senado, ito si RH 28 Raymond at Pasagulat para sa DZRH, sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Totoo yan. Daming pinasikat at pinayaman ni Mother Lily. Ayan. Mm-hmm. Sharon Cuneta, Gabby Concepcion. Si Sharon Cuneta, si Vic Del Rosario yata. Ayan. Mm-hmm. Pero kasama rin siya. Ayan. Itong si Governor ng Bulacan, si Scorpio Night Boy. Si Governor Daniel Fernando. Oo, oh, ayan. Wala daw asawa sa pamigyan ng relief goods sa mga sinalanta ng baha dyan sa Bulacan. Aba, pagpatuloy mo yan, Gob. Ayan. At talagang ganun, ha? Although na kilala si Mother Lily na nakirmit daw. Ayan. Pero at least lakay, marami siyang natulungan. Oo, marami natulungan yan. Mm-hmm. Pero sa mga sikat na artista, yung mga alaga niya, buhay na buhay yan. Ayan, galante yan. Siyempre, nandiyan ang buhay ng pelikula, di ba? Your business is our business. Iba rin itong mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, ano, ha? Secretary Benhar Abalos, tinalo pa yung reward din yung 10 million, tinapat, ha? Tinapatan lakay eh. Anong tinapatan? Dinoble pa. Ay, dinoble. Hindi lang tinapatan. 10 million lang yung reward ng DILG sa mga pagtuturo kay Pastor Kibuloy. Eh, mga taga Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, 20 million. Tapos, ang inilaan para sa mga pagtuturo naman kung sino nagbigay ng reward. Oo, na 10 million sa DILG. Ang kulit eh, no, Lakay. Nakakaloka. Pero eto matindi, ang mga Marites ngayon. Ha? Pinagpipiesta ngayon si Kaloy tsaka yung girlfriend tsaka yung nanay. Pero alam mo, Lakay, siguro wag na lang masyadong i-hype ganyan. Oo. Tsaka, baka masira yung pagiging gold Olympic medalist ni Kaloy. Iyan na natin yan eh. Pamilya, po yan eh. Pamilyang, sabing pamilya yan eh. Private na eh. Sabi nga eh, walang perfecto sa buhay sa mundo. Yes, siguro respeto na lang. Yeah, iwasan na lang natin makimarites. Your business is our business. Report mo, Lakay. Mrs. Mrs., ang balitang negosyo ni Mrs. Lakay wala sa akin. Nasa iyo eh. Ayan. Wala, Lakay. Lakay wala sa akin. Wala ba sa akin. Ano bang report ni Mrs. Nicole Lopez? Ano ba ang balitang negosyo natin ngayong araw? Ayan si ES eh. Nako talaga sinasabi ko sa'yo, Kyle. Aba, ayan. Operator ng Dunkin' Donuts, pinagbabayad Lakay ng korte ng higit sa 64 million pesos. Abay, dyan parang ako kape, masarap yung kape tsaka alam mo lang kayo, gusto dyan. Ko yung donut nila. Hindi po kami nagpo-promote. Kaya lang minsan medyo matamis. Bawal sa diabetes kaya, ka nila kayo. Hindi naman ako diabetes, kaya lang para iwas ano. Kaya yung isang buong donut, hinahati ko yun eh. Ay talaga? Hindi yung kinakain ng buo. Ako ang gusto ko dyan yung choco butter na.
Binat. Ah, ganun ba? Oh. Pero ito, Lakay, pinagbabayad sila ng higit 64 million pesos wow. dahil sa hindi nabayarang buwis. Naku, tagal ng iso yan ah. Oo, eh alamin natin ang detalye mula kay RH17, Nicole Lopez Puyawan. Pinagbabayad ng Court of Tax Appeals ang operator ng Dunkin' Donuts ng higit 64 na milyong piso dahil sa hindi bayad na buwis. Batay sa 58 pahinang desisyon ng Court of Tax Appeals, pinagbigyan nila partially ang 2020 petition ng Golden Donuts Incorporated na ikansela ang assessment para sa income tax, sales tax at VAT at iba pa para sa taong 2010. Ang pinag-uusapang datos dito ay 159.3 million pesos na halaga ng buwis na hindi nabayaran ng Golden Donuts Incorporated. Ang nasabing datos ay ipinag-utos ng Bureau of Internal Revenue na bayaran ng Golden Donuts noong July 2020. Pero binawasan ng korte ang halaga sa 41.8 million pesos, ngunit mayroon itong 25% na penalty, 20% na interest ng hindi nabayarang buwis at 20% dahil sa late payment. Bukod dito, inatasan din ng korte ang Golden Donuts na magbayad ng 23 million pesos na halaga ng interest dahil sa 12% patong kada taon mula March 2015. Taong 2018 nang magsampa ng reklamo ang BIR laban sa Golden Donuts sa Department of Justice dahil hindi umano ito nagbayad ng 1.12 billion pesos na halaga ng income tax, sales tax at withholding tax, surcharges at interest para sa taong 2007. Naghain ng petisyon ang Golden Donuts noong 2020 upang ikansela ang tax assessment at sinabing invalid ito at walang factual at legal basis. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos at 90 centavos kada US dollar, habang naitala sa $76.30 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mrs. Ayan. Mrs. Nicole Lopez Puyawan. The road is long. Oy, maraming salamat Kuya nga Ben Alegre. Abay, sabi ko na nga ba Sister Elle, ha? Ikaw ba may lahing Chinese din, ha? Wala lang kay, pero Spanish meron. Natara, yan. Yes, sa father side ko na kay, totoo, yes. Ang aking lola. Oh, si Senorita. Si Senorita, si Senor. Ano, ako, may lahing Chinese konti, ah. Kaya ako, mata ko, singkir, yan. Ang sabi ni Kuya nga Ben Alegre, recent study shows that 20% of Filipinos have Chinese blood. Ayan, totoo po yan. Ha? Actually, Lakay, yes. Karamihan sa mga kilala ko, may lahi. Si Miss Kay na lang eh. Kalahati ito si Miss Karen Hap, si Miss Kay, Karen O. Yong, ha? Ayan, kami sa pinili, marami rin doon. Kaya may Chinatown kami doon eh, ha? Ayan, yung Chinatown kayo. Ayan, Chinatown kami. Kaya kami, singkit. Kayo lahat, singkit. Kami, Ilocano, Chinese. Ay, pero hindi yung akin lakay, totoo yun. Ayan. Hindi yun joke, oh. Hindi, wala namang Chinese, pero ang sure ako na may Spanish blood yung tatay ko. At saka ang mga Chinese, maalala ka, magagaling, manegosyari. Bakit ganyan ka magsalita? Yeah, kasi ako may Chinese pa din. Pero Lakay, si Senator Lito Lapid daw ay mamimigay ng ayuda dyan sa may barangay Tambo, Balabag, Indang, Cavite. Kasama ang Team Supremo, si COS Ricky Elieto, Benson Dalina, Benji Navea, Ryan Reyes, Florante, Alain, Robert, Kirk, Lamar at si Mike Bilen. Hello sa inyo. At ang Pangulong Marcos, mga Marcos, may Chinese blood din yan. Sinasabi ni Senator Amina Chua. O parang yung ano nila, diba? O, yung mata, gano'n. Si, ano, si ano, yung tatay niya, si Apo Ferdy Marcos. Ayan, singkit din yun. Yung mga mata nila lakay eh. Chua na ang kanilang apelyado, mga ninuno nila. Ayan. At maraming chua sa amin sa Ilocos. At yan ang kamuna din pala tuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless. Operation Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. He ain't heavy. He's my brother.
BMX.